Good day mga pa-Jaffers, this is International Master Jem Garcia and welcome back to our YouTube channel. So ngayon po magbabahagi ako ng isa sa aking games sa Professional Chess Association of the Philippines or yung tinatawag pong PICAP. So dito sa PICAP, isa po itong team event. Tapos sa iba't ibang team po, kami ni I.M. Pao, ang team po namin is yung Team Caloocan Load Mana Knights. At isishare ko yung game ko sa Board 2. Ang kalaban ko po dito ay si Minisized ng Team Sunrays. So yung Team Sunrays po, isa po itong guest team kung saan yung mga players nila ay mga puro kabataan. At kaya po kung makikita natin yung rating niya is 1,000. Isa po itong guest team lamang kung saan yung mga upcoming children na players natin sumali sa PICAP para magkaroon po ng playing experience. Ayan. So dito po ako po yung white, Super Gem 123, kalaban ko si Mini Sides, siya po yung black. So dito nag-start ako with E4. Ayan. So pagka E4 at kung mapapansin niyo ngayon lang po ako ng E4 kasi yung usual na Knight F3 or yung C4 opening, pang makunat ho yan eh. Tapos nakita ko kasi yung rating niya, 1,000. Sabi ko, bombahin ko to kagad. Kasi mukhang kakayanin naman no, based on the rating. So pagka E4, ng C5, Knight C3, D6, and then F4. So ito po yung tinatawag na Grand Prix Attack, kung saan na talagang bobomba kagad. Makikita nyo, nakaready na po kagad yung mga pawn ko. So baka meron kayong matutunan dito sa aking game na ito sa Grand Prix. So Knight F6, Knight F3, and then dito po nag A6. Ayan, so ini-stop niya yung mga possible Bishop B5 ideas ko. Kasi kadalasan dyan, for example, mag Knight C6 ka, magbe-Bishop B5 yan. Ipipin mo yung ganyan, tapos for example, mag G6, kakapture rin. Ido-double pawn, tapos mag D3, bobomba sa kingside. Ayan po yung kadalasan ginagawa dito sa Grand Prix. No? So dito nag A6 siya, syempre A4, and then pagka E6, Bishop C4. So yan po yung talagang yung mga pyesa natin nakatutok na po papunta sa king ng kalaban. Ayan, so Queen C7, normal development lang. Castle, Bishop E7, and then pagka D3, nag B6, and then F5. So kung mapapansin nyo dito, yung kalaban ko po, dinidelay niya yung pagka-castling. Kasi alam niya na, pag yung Grand Prix Attack, nakikita niya naman po sa pangalan ng opening, Grand Prix Attack, aatake sa kingside. So since hindi pa siya nakakastling, medyo wala pa akong target. Flexible pa siya, baka magkastling queenside, no? Pero dito, sinacrifice ko na po kagad yung 1 pawn with F5. Ayan, so for example, kumain siya, dito, pag kumain ng Bishop F5, marami akong iba't ibang ideas eh. So, isa sa mga idea dito, pwedeng mag-Bishop F7, check. Ayan. So, pagkakain, merong check sa G5. Pag dinipensahan mo with King G6, meron akong idea ang Queen F3 sa pull ito, sa pull ito. Ayan. So, merong fork dyan. Kaya itong Grand Prix Attack po, very, very poisonous na opening. So, pagkakastling, Bishop G5, once again, maintaining ko lang yung sacrifice. Pag kumain kasi siya dyan, usually nagkakaroon ng open file sa F-file, tapos yung bishop na nakaabang, merong malakas na atake papunta sa kingside dyan. Kaya parang ano yan, parang konting bluff, pero ganyan talaga usually ang ginagawa sa Grand Prix, sinasacrifice ang F-pawn. So Bishop E7, hindi niya kinapture, and then Queen E1. So once again, yung queen papuntang E1, pwede sa G3, pwede sa H4. Bobomba ulit, papunta sa king. So, nag-knight C6, develop. Take note, pagka nag-knight D7 kasi, isa rin po sa idea ng queen E1, pwede kong makapture itong E7. So, pag guman nito, kakapture ako dito sa F6. Take note, pag kumain, ang dami ko pong pyesa, tatlong pyesa kapalit, isang ruka, dalawang minor piece para sa queen. Kapag naman kumain ng G takes F6, merong kain sa F7. So, mahuhuli po yung rook. Ayan, pag kumain, kain, syempre,
one rook down. So dito, stopping rin po 'yon yung ginawa ko. Stopping rin yung knight. Maganda sana kung dito maka-develop para may suporta yung kabilang knight. So dito nag-knight c6, dito na siya na persa. And then queen g3. Once again, stopping yung mga d5 ideas, nakapin yung queen. So nag-king h8. Iwas lang sa discovered attacks. Rook ae1 and then rook ac8. So kung mapapansin po natin, unti-unti ko lang binibuild up ang aking atake. Tapos sa lahat po ng aking pyesa, naka-develop na. So almost lahat nakatutok po sa king ng itim talagang kaya maganda yung Grand Prix attack, especially kapag hindi alam ng kalaban paano ko kontrahin. So dito pagka rook ac8, queen h4 ang aking tinira, tumutok lang sa king. Ayan, tapos mayroong pressure sa bishop. And then nag-knight b4. So take note, ang threat ko po kasi dito, kung ibabalik natin, meron akong mga ideas na rook takes e7. Ayan, so bibigyan lang natin ng isang example na linya. Pagka mag-waste tayo ng tempo for black, halimbawa bishop a8, ito po yung isa kong idea makakain dito. Pag kumain ng knight, kakain dito, kain with check, talaga pong sasabog ang king. So yung mga ganyang atake, most likely tatapos na po yan yung atake ko dyan. No? Kapag naman queen ang pinangkain, merong knight d5, tapos huhulihin itong f6. Ayan. So ibalik po natin. So ang ginawa niya, knight b4, talagang dito nakakainis yung tirang ito kasi nawalan ako ng idea ang pag knight d5, no? Palaging may bishop, nakaabang. So dito nag knight e4 ako, pressure lang, maintain ang pressure sa f6, depensa siya with the queen d8, c3, pinalis ko lang muna yung knight, umatras po sa knight c6, and then rook e3. Ayan, so dito nabubuo na yung atake ko, no? Yung idea po ng rook e3, with the idea of rook h3, sabay bobomba dito sa h7. Ayan. So, syempre, alisin ko muna yung knight. Sabay rook h3, h7, mati na po yun. At tayo na po ang kailangan niyang depensahan. So, dito, nag d5 siya. Ayan. Gusto niyang counter attack. Kasi, syempre, hindi siya pwedeng mag-antay-antay. Kundi, mamatihin ko na siya. So, pagka d5, nag knight takes f6, bishop takes f6, and then dito nag bishop takes d5 ako. Ayan. So take note, kapag po kumain dito sa d5, meron kasing capture dito. Ayan, with the bishop takes f6. Tapos pag kumapture, talaga pong sasabog na yung king position. Pagka king g8, meron akong marami na akong ideas. Pwedeng mag-igalaw ko lang itong knight d2. Meron ding idea na rook e4. Depende na po, marami ng choices, pag-iisipan na lang kung ano yung pinakamaganda. Pagka swing ng rook, mati po kagad yung king. Ayan, so dito, persado siyang bishop takes g5. And then pagka knight takes g5, h6, and then pagka f6, sabi ko, sabog na yung posisyon niya. Kasi na-analyze ko na po, na-calculate ko na unang-una, pagka kumain, syempre, mati po kagad. Ayan. Pagka namang kumain sa d5, ito po yung nangyari. Ang calculation ko po dito, tapos na rin ang laban with the kain, and then rook g3. Iyan po yung finishing blow ko. Hindi na ma-stop yung discovered attack kasi wala naman siyang pangharang. Tapos ito na po yung discovery. So for example, mag-knight siya para ihaharang dito yung with knight g6, merong double check. So, double check, persado kumalawang king, and then pagka-check, checkmate. So, lakas po ng idea. Kapag naman, ibalik lang po natin, kapag kumain dito, of course, mati rin. So, dito, kumpiyansa na to. Nakita ko na po hanggang dulo na mamamati na. Ayan. Kaso, ang nangyari, bigla po kong na mouse slip sa, hindi ko alam bakit ako na mouse slip, bigla pong tumira yung move pagkatira niya ng queen takes d5, nag rook f5. Ayan, bigla ako napakain yung rook.
Tapos pagka Rook F5 po, at talagang napangangako, sabi, ha? Kasi Rook F5, kain, wala na. Naubos na po yung pyesa ko, no? So, for example, kapag kumain ako dyan, most likely, kung kinain niya, ganito mangyayari, Rook G3, ang dami niya na pong pyesa pagkakain, unang-una, pinakasimple kakain ng ganyan. Tabla na po kagad, no? Kung kumain ng ganyan. Pero, pwede pang magpilit ang itim, pwede siya mag-queen G6. So, kakainin ko yung queen. Pagkakain, ang ending, apat ang pyesa niya. Sobrang dami naman yan. Hindi na po yan na kakayanin. Kasi, hindi naman, although bata po yung kalaban ko, meron rin pong tira eh. Hindi naman siya nabla-blunder kagad-kagad, no? So, apat ng pyesa yan. Yung queen lang, kung queen lang ang titignan niya, mahirap na pong makahuli ng pyesa tong queen. So, talagang alanganin na po. So, base sa ating evaluation, minus 9.7 na. Ayun. So, talagang napangangako. Napangangako. Naka-open mic pa po kami kasi sa pickup. Open mic, open video. So, ayan ang nangyari sa akin. Buti na lang, nag-queen D7. Ayan. So, buti na lang, hindi niya kinain. Hindi ko alam bakit, no? Pag queen D7, so once again, ganun ulit ang mangyayari. So, yun na naman yung idea ko. And then, rook G3. With the idea of double check, and then checkmate. At ganyan na po nangyari. So, kumain, double check, pagka king H7, rook G7, check, and then checkmate. So, ganyan po ang nangyari. Buti, nakaligtas ako doon. Kung kumain siya sa F5, bigla pong tatagilid. So, medyo nawawmali ako doon ng konti. Napaha ako doon eh. So, gusto ko lang po ibahagi yung aking pickup games. And of course, gusto ko lang din mag-thank you sa aming team manager na si Attorney Arnel Batumbakal and sa sponsor po namin na Caloocan Team Load Mana Knights. So hopefully, na-enjoy nyo po itong aking game sa pickup. Sana meron po kayo natutunan sa opening, sa Grand Prix. Maganda po yan pang atake pag inaral nyo po. At kung meron po kayo natutunan, please like this video and subscribe to our YouTube channel. So as per usual, this is International Master Gem Garcia. See you again next video. Bye-bye!